One, two, three, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. Morning. Ngayon po ay magpo-propagate tayo sa ating mga halaman. Kasi nung umalis kami dun sa bahay, diba, inayos namin yung mga ano, mga halaman. So, may ilan na halaman, kagaya ng bugambilya, na sobrang dami, pinutol-putol ko po yun. So, kaya, yun ang gagawin po natin. Kasi nalaman ko na mabilis pala. Mabilis lang palang paramihin yung bugambilya. Kaya, pero bago po tayo magsimula ng propagate ng bugambilya, mag-subscribe po muna yung hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube. Mag-share, mag-comment kung ano po yung mga gusto ninyong i-comment. So, ito na po. Tara po, yung aking kinuha na bugambilya. Nakaupot na. Ito po yung bugambilya na iaano natin. Puputul-putulin po natin. Ito kahapon. So, tinanggalan ko po yun ng ano, para yun ang itatanim natin. Ito po, natanggalan po muna natin ang mga dahon. Pero yung iba, kasi napunapo kahit naman may dahon siya, minsan tumatayo naman din siya. Ayan po. Tapos, tanggalan po natin ng kaunting sa dulo. Katapos po, meron tayo dito tatanim na kukuhaan po natin ng isa aloe vera. Kumuha po ako yung medyo ano na po yung dahon, yung dulo. Ayan. So kasi mamaya itatanim din natin ito. Ay nagbigay po sa akin ng aloe vera. Galan po natin ang malaki. Kakayasin natin yan. Kasi ito, aloe vera, mabilis magpatubo ng tanim. Ito po, lalagyan po natin yung dulo. Yung mga dulo niya. Yan po. Lahat po na pinaskasan natin ng balat. Lalagyan. Meron na tayong nakahandang soil. Ayan. Ito po, wala nang ibang halo-halo. Ito, may nakahanda na po akong loam soil. Hinalo ko lang yung garden soil. So, hindi na po ako naghalo ng iba kasi naanuhan ko naman po nasubukan na kahit hindi lagyan ng vermicast, hindi lagyan ng basta maganda yung ano ng lupa, mabilis lang tumubo. O, lalagyan na po natin sa paso. Kung maglahahalo po kayo ng ano, 60% po ng soil, yung tapos yung kukupit, lagyan niyo po vermicast. Yan po yung mga nilalagay. Ano lang, mabilis lang. Yung isang tinanim ko,
nakatapos dun sa bahay na isa. Sinubukan ko po yung lupa lang po. Maganda po yung makikipitin yung lupa. Tapos lumsoy. Yan. Tapos anlang kukupit. Nilagyan ko ng kukupit ito. 3% na. Ito na po yung isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo sa isang paso. Isa. Dalawa. Tatlo. Yan po. So, ayan na po yung tinanim natin. So, obserbahan natin. Ilalagay ko po ito sa ulanan kasi mabilis. Mabilis lang po. Kung hindi nga lang po ko nakalimutan, eh, yung dalawang tinanim ko, tatlong araw na po ito. Ayan po, tatlong araw. Pero tumayo na po siya. Ayan. 3 days. Nasa ulanan po yan. Ayan, may ano na po siya. Ito. Ayan. Ay, natanggal? Ay, hindi. Ayun. Basta may ano na po siya. Tapos ito, yung pinaka ano niya, ayan. Ayan, tumayo na po siya. Kaya 3 days lang buhay na po siya. Tapos sa loob ng dalawang buwan nang lumipat kami ay yung itinuso ko sa paso, heto na po siya. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan na po. Ayan po siya. So ang bilis-bilis pong mabuhay ng bugambilya. May ano na po siya. Ayan. Mamumulaklak na siya. Ito, may mga buds na rin siya. Healthy-healthy siya. At ang ano po natin, ang mas maganda, dahil itong bugambilya, hindi siya mahirap. Hindi talaga siya mahirap padamihin. So yung ginawa ko kanina, yun lamang po yung procedure na gagawin nyo para mabilis po yung pagkano ng bugambilya. Mapadami. Sa totoo lang, hiningi ko lang yung bugambilya yan doon. Nung nandoon pa kami sa kabila, hiningi ko lang, itinuso ko lang po yung. Tapos lumago siya, malaki. Kaya yun naman po yung pinagkuhaan ko nito. Yung, ayan, yan, tinuturo ko na yan. Pinagkuhaan ko. Tapos, sa 2 months na yan, ayan na siya. O, di po ba? Mas mabilis. Mabilis po siya. Tapos, ito, kahit inobserbahan ko nga, ayan, ito nasa ulanan yan. Kaya lang, hindi ko siya natanggal. Pero, buhay na po siya. Buhay na po yan. Ayan, may ano na siya. Natayo na yung kanyang talbos. Hindi ko lang inalisan kasi yung iba naman tumutubo talaga. O ngayon, ito po. Ngayon natin tiinan mo sa loob ng 3 o kaya 1 linggo. Ayan, magkakaroon na po yan. So, mabilis magpadami. At saka, yung bulaklak po niyan, ang ganda. Pagkaganda. Kasi, kumpul-kumpul ba siya? Kumpul-kumpul yung bulaklak. Ayan po. Ayan po yung aking mga may putos. May putos po ako. Ayan, hinang ko na siya. Binigay din po yan.
So, ayan po yung mga galing sa kabila na naparusahan kong baga. Ayan, inaayos ko po sila. O, ayan, nadagdala. Nandoon pa po sa kabila. Nasa cluster pa yung iba. Ayan, yung iba po nasa cluster pa. Yung ibang mga halaman. So, ayan po. Yung gusto pong mag-ano, sa susunod po, ang gagawin ko naman ay ito. May binagbigay sa akin. Yung ipinaskas po natin sa halaman kasi iyon ay mabilis din na magpaugat, mabilis na matubo. O iyon ang nakakapag ano ng mabilis na pag-ugat ng halaman. Ito lang pong aloe vera. Napakadali po. Ito ay bigay din po sa akin. So itatanim ko din yun mamaya. Itatanim ko po ito. Nilipat kumbaga sa lupa. Tapos po, ayan. So, yung gusto pong magtanim, nasa kahiligan ngayong pandemic kasi yung ibang mga senior hindi na nakakalabas. So, ayan. Ayan po ang ginagawa natin. So, ayan. At least, kung nakatulong po ako, mag-comment po kung ano pa po ang pwede ninyong idagdag kasi siyempre bago lang ako sa pag-aano ng halaman. Pero at least nasubukan ko itong bugambilya na napakadali lang palang patubuin at palaguin. Magandang halaman na kung tutusin kung gusto ninyong pagpakitaan. Madali po. Marami nagbibinta po ng halaman. So, ay, nagsimula nga ako. Iba, bigay, ayan. Pero lumago na yung iba. Lumago na yung mga halaman ko. Dumami na siya. Diba po nga, nagtanim din ako ng gulay. Kasi yung gulay na tinatanim ko, nung nasa kabila pa, may balag ako. Yung sigarilyas, meron pa akong buto kasi nagkuha ako ng buto. Kung maaayos na lang po sana itong bahay namin, talagang papa itong mga halaman din po sa terrace yung ilalagay. Sa terrace ko po yung ilalagay. Eh, hindi pa kulang ang budget kaya hindi maayos-ayos yung bahay namin. Hindi ko pa nakapaayos yung terrace. So, yan lamang po. Yung mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Yung comment po, yung magdadagdag po ng mga ideas para sa pag-propagate ng bugambilya. So, comment lang po kayo na kapag. Mas maganda nga po yun na para malaman ko ano pa yung mga kulang at ano rin ang idadagdag. So, kung may natutunan po kayo, maraming salamat. Bye-bye! Yan lamang po.